personnel on the program or those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. And if you think call center work is easy, think again. Because if you want to get into the industry, you have to practice. Rather than Black is the best funky part of the music. Bunch of player and vocals in the post for Mike and Ken. Tapos sa akin, isang araw, lilipat ka. Hindi, nasabi ko lang kasi wala tayong mag-usapin. Bagong umaga, huwag na mag-intang iumahon na na. Pronunciation issues, kaya hindi pwede yun. Dadaanan naman si Lunes, mag-a-adjust ka na naman ang tulog mo. Previously on the Call Center Show. But I'm not worthy to introduce our guest today. Cheers, everybody! Cheers! Uy, salamat sa pag-invita niyo sa atin. Patayan tayo sa Tagalog dito ngayon. Yeah! Yeah. Client na enjoyed the concert kahapon. Oh. Iniiwan namin sa kahapon. So, ito lang yung masasabi ko. Kahit anong tao dyan, okay, Inchik, Pinoy, Amerikano, ano, ito lang sabi, may mga tatangan tao talaga. So yeah, that was my job basically. I would have to either go there physically and fix it for them after getting the call or open up a ticket for somebody to go and do it. Pagdating ng 8:30, without fail, tatawag kong putang ina. Ninang yan, anak ng Satanas. Pare, ito, sobrang ano na, talagang Lord. Pare, gusto. Have a seat. Have a seat. Thank you, pare. Kanino ka dito? Oh, chill lang ako, pare. This is my best day. You know what? I received a commendation earlier. Wow, cool. At naka-receive ako ng mga GCs from my OM. Ah, talaga? Oo. Oh, ano pala? Oh. Kape, sumo? Sige, please. Manang, pakibigyan niya ng 3-in-1 coffee to. Hello, Splenda. Samahan niyo na ng crackers. Jones! Hello ko! So, pare! What's up, man? Ito, ayos lang, chill lang. Lunch ako eh. Ah, ako, 15-minute break lang ako eh. Ano talaga? Okay mo coffee? Okay mo coffee? Ayos naman! Masarap ako. Lagi ako dito eh. Lagi ka ba rito? Oo! Social ka, mahal dito ah! Bakaya, pare. Ha! Ikaw, okay ka ba dito, pare? Eh, kape lang ang kaya kong i-afford dito eh. Pare, chill lang dito. Anyways, sir, additional cup of rice, please. Yeah. Mano, what happens? Nicole Express, ah. Jones! Pare! Yo, what's up? Pare! Chill, pare, kusta? Ito! Eh, break ko eh. Ah, talaga? Oh, madalas ako rito, dito. Ano ba, lunch or 15 minutes? Lunch break ko, actually. Ah, okay, okay. Pero okay na dito na. Sorry ako dito. Ah, sumi ka rin ba rito? Kung kaya try yung bagong ulam. Testing mo. Ah, dami mo ang ulam, yun. Oo nga eh. Sir, sir, sir. Pare, patingin nga na itong ulam na in-order mo. Ah, okay. Testing mo ba, chill yun. Pare, narap na! Diba? Ay, sarap! Diba? Sabi ko sa'yo eh. Teka, hindi ka mo order? Pare, baka na ako. May osi ka ba dyan? Thank you, abal ko mamaya sa'yo so, sobra. Pare yung kahap. Magkasundo tayo, kapit kamay, problema'y harapin. Magsama-sama tayo, ikaw at ako, ulan ang bayan ko. Hello, what's up mga peeps? Welcome back, episode number 12 na. Mismo, 12 na. What's up, peeps? You know. Medyo, we are a bit crowded here.
in Sara Studio kasi dahin tao. This is a very special episode. Well, yung last week napaka-special. Oh. Pero syempre, how do you top that with this next episode ba? Pwede kasi ngayong linggong ito, ito na, as promised. You know, hindi gumagalaw sa gilid. Ella. Ella. Having hello. A thingy, my jigs. Hello. Yan. Hello. I was getting ink right now as we speak. So nga pala, guys, ano? Eh, si Ella, tinatatuan eh. Gusto ko lang pakikita yung tattoo. Eh, makita ko yung tattoo mo. Call mo. Classic yung tattoo mo ba? Ano ba to? Ano ba to? Huh? Ano ba to? Ano ba to? Alam mo yan. Patawad po ama yan. yung kabila. Yan ang kabila. Ina ko. I don't know if Pico can zoom in the camera para makita nila yung tattoo ko. Ayan. Susum. Okay yung tattoo na yan okay, eh. The best yan eh. Mo, nakakatakot bro. Do. Parang di papahuli ng buha yung tattoo mo eh. You might wonder bakit kami naka-mic ngayon. Kami po ang TVJ. Opo. Ayun o! Ayun o! Bumodel talaga ng Hiller eh, no? Ang lamig lang, ha? malamig lang. Pare, hindi lang tayong tao rito. Of course, we have some special guests. We have ito, on your right. Ito yung on my right. Ito ang taong walang katatu-tato. Walang hilig sa tatu. Si Chris. Chris. Matika. Hi, Chris. Walang tato. Pare, ano ba yung ano? Kailan ka na nag-start magpatato, pare? Si paring Chris. Chris, anong year ka ba nag-start magpatato? Second year high school. Second year high school? Meron na agad. Hindi pa tuloy si Jums nun eh. Brad, nagpatuli ako nung college na ako. Hindi mo na itatanong. So, that's actually the topic for today's episode. Oo, syempre tatuan. Tatuan sa BPO. But before that, mga chong. Oo. Meron tayong mga... Nanayibago talaga ako sa mga estilo mo ngayon, Brad. Pare. Pakita niyo yung tattoo. Alam ko kayo, mga tattoo rin kayo eh. Kaya lang. Okay, John. Pero, before that, let's, ano muna, call center news muna. Bago tayo lumalim sa tattoo na yan. So, call center news. Yung first news natin, napaka-exciting. Napaka-exciting ng mga news na nakuha natin ngayon eh, di ba? This sobrang is definitely a plus sa industry. Oh. First, call center hubs to rise in the provinces. Ang dami. Mga prospected areas dyan sa province. I believe, yung industry, hindi lang... Kasi masyado ng congested dito sa metro. Di ba? Napakaganda ng ginagawa. History, ha? Oo, pare. It's about time na rin na yung mga BPOs mag-expand at mag-explore dun sa mga provinces natin. Oo. Kasi, yun nga eh, lalo na nagiging traffic dito kasi alam naman ng lahat na nasa Manila yung opportunity. Ngayon, hindi na. Kasi, kung tutusin, mas marami pa sa labas na Maynila, mas marami pa mas magaling. Equally talented or equally mas magaling pa. Mas magaling pa. Meaning, mas marami pa mas magaling sa atin o mas magaling sa iba na dito sa Manila, sa mga provinces. Yun nga lang, hindi nabibigyan ng opportunity. Now, yan, good job to. Actually, it's about time naman nabigyan ng opportunity yung mga nasa ano, provinces, di ba? Oo, ito yung mga included na mga new wave ng... Jajabar na yung giligili ko. New wave of cities na kasama. Ito, yung mga future, sa mga nanonood dyan. Sa Davao. Sa wala pa, o yung mga nasa Manila na gusto nang bumalik sa kanila mga probinsya, malapit na. Ito, they include Davao, Iloilo, Baguio, Lipa, Dumaguete, Metro Cavite. So that includes Bacoor, Dasmariñas, Cavite City, Imus, Metro Bulacan, Baliwag, Kalumpit, Malolos, Marilao, and Maykawayan. Metro Naga, yan. Sa Bicol Region. So, Metro Laguna, definitely. Marami na ngayon dyan. Marami na. Ito hindi bago, Kainta. Meron medyo na. Malapit sa inyo. Oh, meron na dyan. Pero itong bago sa Taytay. Antipolo, meron din. Antipolo, meron na. Oh, yan. Binungonan, Kainta, Taytay, and Antipolo area. Mabuyan Islands, magkakaroon din dyan. Oh, well, hopefully. Hopefully, di ba? Kasi, yun nga lang, ang magiging ano doon, kasi Pilipinas tayo, challenge natin kasi,
yung isla. Mismo. Yung isla. Pero sa internet, walang imposible. Wala nang gumagamit ng ano ngayon. Puro VoIP na ngayon. VoIP. Diba? Voice over internet protocol. Alam mo, ha? Mahuhuli mo ako. Yari ka sa akin mamaya. Yari ka sa akin mamaya, karding. Huwag ako, Flavio. Pag-usapan natin yung isa. Ano ba maganda ito sa isa? Ito. BPO industry lobby aims to make jobs aspirational. Ikaw. Ano yung sabi na aspirational? Iniisip ko nga ito. Nagtanong pa nga ako sa inyo. Aspirational? Oo. Sinagot na yun ni GM kanina. Oh, sige nga, ano nga? Ano ayan, sa'yo? Ayan, umihirit. May sinasabi, oh. Ano yung aspirational? Ang aspirational, when you say something that you aspire, it's something... Under pressure. You dream of. Ibig sabihin, something that you hope for. Yan. So, sumasagot yan habang namumutla yung mukha. Wala, no? plus pa yun. Pero kinakabahan yan, actually. Oo, namumutla na. Eh, mamaya, pass out siya. Pero going back. Kala nyo, totoong kulay niya yan. Namumutla na pala. Walang makeup. Hindi pala lipstick. Hindi pala pala makeup. Walang makeup. Okay. Oh, going back. So, going back dun sa news na to, BPO industry sa ano to eh, interaction.com. So, BPO industry lobby aims to make jobs aspirational. Astig. Kasi, nagugulat lang ako. Bakit? Hindi ba aspirational ang trabaho na to? Eh, nag-apply ako, nga lang ako. Oh, nag-apply ako. Ilang taon na ba ako dito? 8? Going 9 years? Sa industry, ikaw, ganun din. Ganun 9? Oh. So, 7? And then... This is actually in contrary dun sa mga negative, not really negative, but mga misconception ng mga ibang industry sa atin na... Mismo. Call center lang, mga ganun-ganun. Pero this job is actually a career for us. Well, di ba? Tsaka ang dami, maraming mga options dito, maraming malawak ang future sa industry na to. Yep. Galing. So, yun. Okay to. Natuwa din ako sa BPAP, ha? To be fair, they're doing their job. To be fair. So, sana nga. Tuloy-tuloy natin, huwag tayo magpangingas kukun sana lang dito yung ano, papogi lang. Papogi. Kasi, ang dami pa rin. Ang isa sa dapat na mag-focus yung rights ng ating mga employees. So, yun yung kailangan natin pag may nag-tweet sa akin, pare. Oo, ano nag-tweet sa'yo? Ang laki daw ng katawan ko. Okay. So, tapos na? O, ganun lang. Ang bilis naman pala eh. So, pwede ba nating ipakita yan? Close up? Pwede. Okay. Yan. Yan. You know? Isa siyang ano. Ano ba yung tat mo? Ang bilis. Teka. Ano ba ibig sabihin, ibig sabihin yan? Parang ano, ibang characters eh. You know? Bakit? Hindi nyo wala. Hindi, ano siya? Sanskrit. Sanskrit. It's up for you to find out. Sanskrit. Yun. Indian writing there. Okay. Hindi nga eh. Kasi magpapa-raffle nga tayo ng ano. Kailangan mong sabihin kung ano ibig sabihin yan. Resilience. Yung ibig sabihin niya. So, bakit naman resilience? Kasi... Ba't marami bang negativity na nangyari lately? Yan. Yan oo, sure. Tinetest ba yung ano mo, resiliency mo? Mm-hmm. Live kami eh! Okay, yan. Medyo maraming negative. So, when you say somebody is resilient, para siyang in relation dun sa kanta ni Pink. Ano yun? Just give me a reason, 'di ba? We are not broken, just bent. Yan. Lord, so, maraming trials, medyo na shake ka lang ng onte, but you never fall, parang ganon. Lalim. Sige, next topic. Pare. Okay. Speaking of tattoo. Oh, yan. Sino pa nakakaalam dito ng history niyan? Yan. Ma, di mo history. Natatanong na. Sige, itatanong ko muna. Sino pa nakakaalam ng history? Pero bago natin pag-aralan yung history na yan, syempre, yung tattoo ni Ellen, hindi mangyayari yan kung wala yung artist eh. Of course. So, kailangan. Trabaho ka. Papakilala ko na. Karting, ipakilala mo na.
Yung nakikita nyo sa aking kaliwa, siya yung nagtatattoo sa akin talaga. Yung una kong tattoo, ito. Yung Navarrete. That's my middle name. Ambigram. Tapos yung barcode. Teka, ano yung Ambigram? Navarrete. Ambigram. Ambigram. Jargon kayo. Oo. Di mo natatanong, pre. Ano yung Ambigram? Ano yun? Tattoo. Oh, di ba? Yun ang Ambigram. Di ata, pagka alam ko, Ambigram, when you parang look at it either way or sa ang mga angulo, pwede mo siyang baliktaran, tama ba? Ang Ambigram ay 69. Ah, okay. Ang ganda, ah. 69, ah. Hindi natin, 69. Ayun, ano yan? Barcode, barcode, tsaka yung bangaw dito. Hindi pa natatato yung tae. Anyways, papakilala ko na. Siya na si Poging Pogi, sabi niya. Doy Suason. Yon. Welcome thank to the you, show, thank Doy. You, thank you, thank you, thank you. Welcome, Doy. Sir, sure, intervene. Clapper pala tayo dito. Eh, no? Intervene ba ako? Oo. Oo, syempre. Sa mo. Okay, so Doy, saan call center ka? Yan yung una natin tanong eh. San ka ba? Hindi, wag mo, pwede mo mag-drop tayo. Hindi, wag. Area na area, lang siguro. Sang area ka makikita? Kasi pagkatapos na ito, magkaka-fanbase ka, magkaka-ano ka. Antipolo na ako ngayon, pero wala na, out of call center. Ah, out of call center na si Doy. Yes. Out of school yun, mm-hmm. Parang gano'n. Okay, so isa siya sa mga nag-crossover na sa kabilang buhay. Okay, so Doy, kailan ka nagsimula mag-ano? Mag-ganyan? Yung mga pinagagawa mo. Nag-start ako 2010. Yun. Okay. Na parang na hook lang talaga ako sa tattoo. Tapos sabi ko, ba't hindi ko subukan? Kasi mahilig din naman ako mag-drawing, ganun. Tapos yun, dire-diretso na. Habang nag-work ako sa call center, doon ako kumukuha ng kliyente. Ang dami kong naluloko, ganun. Pare, practice ang kita. Murang-mura lang ito. Doon ako nag-ipon para mapundar ko yung ibang gamit. Ayun. Tapos so, dire-diretso until na umalis na akong call center. Tapos ito nang kinabubuhay ko ngayon. Nice. Speaking of gamit, pare, I was looking at the session earlier. Pwede mo bang, Doy, pwede mo bang, ano, para sa mga hindi pa nakakalam, at mga wala pang tattoo dyan, pwede mo bang sabihin, isa-isa sa amin yung mga tools na ginagamit mo? Sige. Ito, hindi ko siya pwedeng hawakan nang wala akong gloves kasi pinindot-pindot ko na siya at humawa ko kay Ella. Ayan. That's the number one. Pindot na at humawa kay Ella. Napakaganda ng bitawan niya. That's the number one rule, pare. Wag. Kasi, sanitation. Yan, sanitation. Yun! Hindi nga, seryoso ka. Wow. You know, Arken. You know. So I was in good hands pala. Yan. Gumaganya, gumagan. Tawag dito, power supply. Yan, power supply. Power supply. Siya yung nag-regulate ng voltahe. So, ng power. Ito, may tanong ako dyan. So, kung medyo mainit yung ulo mo doon sa tinatatuan mo, pwede mong isagad yung power, no? Ay, okay. Pwede din. Pero pag hindi mo trip yung tinatatuan mo, pare, talagang, ina mo, saktang kita, pare. Kaya yung mga maaarte, chum. Ay, mga Akala ko pa. Face ka lang. Oo, siyempre. Chill lang. Sa isip mo lang ikaw nagmumura talaga. Ano mo arte? This speaking of ano, speaking, oh, sorry. Hindi, akala ko power supply para doon sa tinatatuan para hindi mag-collapse. Wow. Oh. Ano yan, yung ginaganon? Clear! Ito. ito yung tattoo machine. Yeah. Ayan. Nilalagyan ko siya ng plastic kasi minsan kailangan mo siya i-adjust. Tapos hawakan mo siya ng, ipipihiti mo siya. So hindi mo na siya mahawakan, hindi siya na-sterilize. So kailangan karamihan ng gamit mo nakabalot ng plastic. So protected lahat. Ayun. May yung plastic. Oo naman, siyempre. May tanong ako. Ah, pare. Bakit yung tinatuan mo ako dinaan mo sa ballpen lang? Pare, nagsisimula mo lang tayo. Pasensya ako. Isa ka doon sa mga naloko ko eh. Speaking of, doon nung nagsisimula ka, may mga nagreklamo na ba sa'yo? Ayaw naman. Meron, nag-iisang tao. Ang ina, tinatungo. Sabi ko, talaga, Leon eh, kuting talaga, lumabas. Mura talaga, pare. Talagang hanggang sa Facebook talaga nagpo-post, pare. Talagang so, paano mo in-handle? Siyempre, halimbawa, pagpatato ako, pare, gusto ko Leon dito. Puta lumabas kuting. Ano yun? Hindi, bakit nag-complain?
Kasi parang nagputukan yung ink sa balat niya. Kasi mayroon taong maninipis yung, tawag nila manipis yung dugo. Ang nangyayari, pagka natatumo sa kanya, in time, hindi siya nag-hold up ng maayos, kumakalat yung tinta. Ganyan nangyari. So, ni-reach out ko siya na balik ka sa akin, ayusin natin, ganun. Parang, ano lang din, nakakalungkot lang din. Kasi kumbaga sa picture, ano? Kumbaga sa picture, naging ano, pixelated. Parang ganun, parang ganun. Hindi mo pwedeng ibenta sa ano yan, yung dugo niyan, mga ganyan, sa mga isaw-isaw, malapot, ay malabnaw, you know? Oo. Hindi mabubuo. Hindi yan magiging Betamax, pare. Oo. Kasit lang, kasit. Okay. So, eto. So, ay, magkano yung tools? Magkano yung... Oh, yung pot. Magkano, alimbawa, gusto ko magtato, trip ko lang. Hindi naman trip, parang... Mga pang ano nga. Oy, magaling na ako magtattoo ngayon. May mga tools ako. Magkano ba yung mga investment? Ano ba, front ko? Sa ngayon, ang dami mo nang mabibiling murang tools dahil sobrang dami ng supplier ng tattoo ngayon. Sa halagang 8,000 pesos, meron ka ng buo na tattoo kit. Oo. Pero dati... Saang areas naman to na bibili? Sa recto ba to? Ay, hindi. Tama ganun. Sa, meron, marami sa Paranaque. Sa, ano pa ba? Sa Makati meron din. Sa Boracay, kalat-kalat sila, kalat-kalat. Yung ibang online marami. Pero laban ito sa okay-okay? Pero usually, connection na yan eh. No? Halimbawa, connection talaga. Member ka ng PhilTag? Ay, hindi. Hindi pa? Underground yan, society. Oh. Ah, pero yung mga gawa mo. Yan, ito. Oh, diba? Ito, parang geisha to na... Walking zombie, Dead. Na lagas eh, no? Ayan, parang no. Walking Dead. Ginawa ko yan sa, ano, sa 55 tinta. Yan. Ah. Okay. So, itong 55 tinta na to, saan ba ito makakita? Ito, matatagpuan to sa second floor, Luisa Building, 107 Maginhawa Street, Teachers Village, Quezon City. Kinabisado ko yan kanina. O, oh, yan. So, yung mga tinatuan ni Doy, kung magreklamo kayo, doon kayo pupunta. Ito yung gusto ko eh. Parang Three Little Pigs ba to? Hindi, ano yan, yung Prodigal Son. Galing sa Bible yan. Pinatatoo sa akin yung kaibigan ko. Eh, ano? Baboy eh, di ba? Ito, ano to? Thumb mark. Yan, thumb mark na trash polka yung... Stick. Ano niya? Ano malaking kang design. Thumb mark sa likod, no? Boboto ka? Pwede boboto? Pwede. Ay, sunod natin, sunod. Yan. You know? Ayan si Levitran. May crush sa akin yan dati, pare. Kaso lang, dinump ko siya dahil... Meron akong girlfriend. Ang gwapo mo! Oo. Okay, okay. Pare, medyo matitindi yung mga... Ayan, katulad yan. Eto, speaking of mga ganitong mga tattoos, mga... Parang medyo, mali yung pinasa kong picture, tol. Di nakita yung itsura ng dragon. Ang dragon ba? Sabi ko, ano yan? Mga magkano naman, Doy, yung mga... Oo, yung magkano. Ay, depende sa... Depende talaga sa design. Oh, ayan. Halimbawa, ayan. Kung mga ganyan... Pwede na siyang pumatak ng family picture ni Joms, ganun. 15-20,000 pesos. 15-20? Wow. Tignan mo naman yung quality, eh. Oo. Oh. Kita mo? Ayan, yan actually yung maganda. Ayan. Ito ba? Very, ano siya, very vivid, ah. Pero madami tayong, ano, madami tayong, maraming underground tattoo artists. Actually, sa Dutdutan yata. Marami na mga galing talaga dito sa atin. Mga galing. Meron mga kilala na kagaya na Ricky Santaana, na Rocafort, na Jaime Tud. Pero Sambaon ganyan. Ang daming even si ano, si Flip Top, si Batas, di ba? Tattoo artist din siya. Pero mas marami ngayon na mga galing talaga na yung hindi kilala na unknown pero pag bumana talaga dumabas yun ng dutdutan eh. Oo, hindi lang actually kasi meron din mga nagaganap na maliliit na competitions bago pa magdutdutan. So, doon pa lang nakikita mo kung sino yung magagaling talaga. And speaking of, nagkikwentuhan tayo kanina about dutdutan, September 27 no? to 28. So, hopefully, mapasyahan ko na may... So, itong mga maliliit na competition na to, ano ba to? Kadkaran? Paano kadkaran? Eh di, dutdutdut yun. Ito, kakadka rin. Kasi small time. Diba? yung mga dinamo ka, saka ano. Sige. Hey, kanina, mare. Yung size nung kay Eli, mga pangalan lang, mga ganitong barcodes, mga magkano yung range nun? Yun, yung kay Ela, katulad nung kay Ela, depende kung saan ko kasi gagawin eh. Ayun, kung, paano depende? Depende kung saan ko gagawin. I mean, kung saan lugar. Kung in home service or pupunta sa shop mo. So kung malimbawa, syempre, usually magpapatattoo,
gusto ko doon sa mas pinaka-comfortable ako. Gusto ko sa sala namin or sa service. Oh, pwede, sa asyenda namin sa ano. Sabihin natin home service. Di ba? Oh. Pag home service kasi, minimum ng 2,500. Okay. 2,500. Regardless of the size. Oh naman, syempre. Minimum okay na yun. Ah, minimum. Minimum yun. Minimum. Anong pinakamalit nun? Anong size nun? Para tulad nung kay Ella. Ganun. Mm. Sakto lang. Sakto lang. Pag home service kasi, syempre, ano mo na eh. Kumbaga, kailangan mo ng hazard pay. Bit-bit mo lahat ng kayamanan mo pag na-hold up. Ayun. And dun sa iba kasi, na... Diba sinasabi lagi nila, tattoos. Yan. Tulad dyan. Patawad ako nga. Okay. Doon sa mga gusto mag-invest sa tattoos, sabihin nila, magpapatattoo sila ng malaki, tas gusto nila mura lang. Ano masasabi mo doon sa mga... Diba? Ano ba yan? Depende pagka-tropa mo kasi. Depende, di ba? Pagka-tropa mo. Tsaka huwag ka magpapatato na mura. Ibig sabihin nun, di ko alam. Dapat maganda yung timpla niya. Oo. Ng artist pag magtatato. Kasi pag mura, may tendency kasi na mapamura maging ka mapamura ka rin. Hindi, tol. Kasi minsan may mga tao na, kunwari, kakausapin ka. Alam mo yun, out of nowhere na hindi mo naman ka-close, di mo nga kilala. Hmm. Biglang nasabi, sir, gusto ko ng, ano, sir, gusto ko ng half sleeve. Pwede na ba sa 1.5? 1.5 actually. Tol. Tol naman. Ano gagawin natin? Eh, tatakpan lang ba ng itim? Wala lang design. Hindi ako, basic experience ko kay Doy. Hindi nyo natatanong kasi magka-birthday kami niyan. Sabi niya, tinipig mo raw siya. Hindi, sabi niya, pa-birthday niya sa akin yung tattoo eh. Hindi, magka-birthday kami ni Doy. So, hindi ka nang-imbita, no, tol? Oo. Lapit mo lang sa amin. Ako hindi nag-imbita. Ikaw ito may mga pictures sa Facebook kasi aming inuman. Nung birthday niya, panay kasi iyak niyan. Ah, ganun ba? Oo. Titi mo. Kwento mo naman. Panay. Brad, tayo mag-inom sa bahay. Hindi, nagwali naman kami ng masaya kasi ako nun. Tears of joy. Pari, nakapunta tayo. Nag-bite tayo. Okay. So, eto si Chris. Eto. Tulad yan na di ba yung kay Ella, minimum 2.5. Yung kay Chris. Pwede ba natin pakita yun, Brad? Pwede ba natin pakita to? Pare, ako, pinapakita ako yung mga tattoo ko. Pakita ko yung mga tattoo mo, Chris. Pakita ko yung mga tattoo mo, Brad. Hindi ba tayo pwede? Oo, uba din ako. Pwede ba? Pakita mo. Pwede ka ba magtanggal ng pwede ko magtanggal ng shirt? Orang. Pwede. Hindi. Para kay Chris, yan. Aray, naman. Ito na yung tattoo ni Chris. Nga pala, ito yung taong walang kahilig-hilig sa tattoo. Ako yeah. Dapat yung model niyan. Kaso sabi ko, ikaw nga muna, Chris, yeah. Tingnan ko maganda dating sa'yo. So, Chris, ganong katagal yan ginawa? Lalamig. Lalamig eh. 30 minutes na siyang nakabapak. Kanina pa. Aircon. T-shirt ako, nilalamig ako eh. So, Chris, ganong katagal ginawa to? Kasi, I was seeing it, parang front and back. Kilikili, buhok na lang yung walang tato. Balbala, yeah. Tattoo din yan. Okay. So, ano, gano'ng katagal na to? Meron. Yung sa likod ko, umabot siya ng 3 months. Tatlong buong ikta-tatuan, walang tulugan? Meron naman. Mahirap yan. May pahinga. May pahinga pala. So, gano'ng katagal yung pahinga? Siyempre, di ba, pagka-tattoo sa'yo, pahinga, gano'ng katagal, and then... Yung interval. Yung gano'ng katagal yung interval? Eh, si Raul yung artist ko din. Kikilala mo yan. ginagawa kasi namin after a week. Tira ulit kami. Talagang dinidiretso. Ayun nga yung kakaiba doon sa artist namin. Si Raulo. Wala saan ka. Maparehas kami ng artist. So, ano yun eh? Si Boy Pentel Pen yun, di ba? Pe-pentel pen lang yung likod mo. Din babalagan ka na. Walang papel. Ang sabi nga sa akin ng tol, tatuwang kita. Anong tato? Basta tatatuwang kita. Kumuha ng pentel pen, sumulat ka agad. Nilagay na agad sa balat ko. Pero nagbigay naman ako ng idea. Yun. Siyempre, hindi, ganun din kami. Nun sa akin kasi, inspired. Idea lang binigay mo? Walang pera? Kasama naman yun, siyempre. Baka malungkot yung tattoo mo. Imbis na nakangiti yung tattoo mo. Smiley face. Baka maging sad face eh. Magkano lahat ang inabot niyang... Ayun. Oo nga. Question. Tattoo mo lahat. Ganun Rap. Din. Per session din. Per session. Per session din kasi kami. So, naka-session. Sa 3 buwan, di ba? 1 week. 4 session. Ganun din. Teka, ulitin ko. Lahat. Wala pala ako.
Okay. Hindi na mabilang. Magkano? Magkano pala inabot? Kung per session? Ah, sana na siguro sa kamay na lang. Sa kamay, per session namin, maabot kami ng 3,000. Ah. Tapos, yun. So, ilang session yung kamay? Maabot kami ng 5. Kate, ha? 3 times 5, 15. Kasi yung kabila, 30. Tapos yung record ko. You do the math. I know, right? Teka, pentel pen lang muna. Nasa area ba siya? Baka mamaya, naka-pentel pen lang to. Baka bigla ka na. Nabuli ka bigla. O, teka, naka-pentel pen ka. Tatawin na natin yan. Ha? Oo. Hindi pa rin siya naka-pentel pen, no? Pag naki, uy, putang ino, naka-pentel pen. Tirahan natin yan. Brad, may outlet ka ba dyan? Ang ganda pa naman ang lining niya. Okay. So, yun. Basta, ito, si Chris, walang kahilig-hilig sa tattoo to. Wala, wala. Kung gusto mo na mag-t-shirt, pwede na, Brad. Ayun, si Joms, ano mga tattoo mo? Ito, maganda yung tattoo nito ni Joms, pare. Hindi, yun niya. Sabi ko kanina, ano ba? Yan. Sabi ko kanina nga, yung tattoo ko ambigram, yung family, ay, yung middle name ko, yung Varete. Oo. Ganda. Ito may barcode? Ito, sabi ko kay Doy, Doy, gusto ko ng barcode. Ano ba yung barcode na yan? Sabi niya gano'n, but okay, ano ba nung numbers ito? Hindi pare, ano yung SSS number ko, sa atin number ko yan. So, oo! SSS siya. Ganun ako kaulol. Diba? Para pagtanda ako, hindi ko makakalimutan. Paano pag nagpe-pension na ako? Oo. Oh. Diba? Eh malay ko ba, kung may lahi kaming Alzheimer's, di ko alam. Diba? So, pinatatuo ko yung SSS ko sa atin number ko. Kasi itong bangaw. Ito yung classic ito eh. Bakit ano? Bakit bangaw? Bakit bangaw? Ganito yan. Tangina netong si Paring Bisoy kasi. Tropa din namin ni Doy. So, pare, halap-halap sa sili. Sili yung sili sa ano? Anong laro yun? Plants vs. Zombies. Pare, papatato kong sili sa leeg. O sige, trip lang. Ako din, papatato ko. Ano sa'yo? Langaw. Habi kong ganun. Nung tapos na to, tangina nun, hindi nagpatato. So, nauto niya ako dito sa langaw na to. Pero, naisip-isip ko naman, yung langaw, matapang yan. Hindi, matapang ang langaw. Matapang yung puto, dumapo ka ba sa tae? Oh. Kayo ba? O, di ba? Kayo ba kaya nyo matapakan yung tae? Hindi. Langaw, ito pa, malubit. Oh. Di ba? Ang langaw, hindi lang dumadapo sa tae, kinakain pa. Sino matapang? Di ba kaya, simbolo ng katapangan, langaw. Eto si Ella, tatanungin ko ngayon, yeah. Anong feeling? Anong feeling? Kanina. Buta lumalabas yung train. Ano siya? Pare. Dami. Oh. Basang-basa ng damit. Hindi nga. Hindi ano nakakakiliti. You know? Hindi siya ano. Yabang. Hindi, may ano, may mga pero, portions. Pero ito, pero, prior to Sunday, oh, prior ngayon. Kasi na. Umaatras pa. Ano sabi? Kayo na lang. Bahas, hindi ko kayanin eh. Hindi, kaya mo yan. Nininervious naman ako. Hindi, yung feeling niya, siguro it's something na, kasi in-expect ko sobrang ano eh, sobrang kala sakit. Kala mo, pinupunit ka, iniitak ka. Oo, man. Hindi, yung ano, halo siya ng, of course, may masakit, may nakakiliti. Lalo na yung, ewan ko, sa bandang, yung dulo-dulo, yun yung ano eh, ewan ko, parang may sting. O, JM, pinakita na si Ella, tinatawang yeah. Kanina. Joms already showed his tattoos. Pakita mo naman yung tattoo mo. Chan yung papakita? Tattoo. Yung tattoo mo sa likod, medyo matindi-tindi rin to eh. Hindi pa tapos to. Ako kasi, prinsipyo ko yan dati na hindi magpatato. Hawakan ko muna to. Prinsipyo mo pa yan ah. Sige. Prinsipyo ko, kailan ba ako nagpatato? 33 years old na ako na nagpatato ako. So last year. Big bloomer, parang saway lang tuloy mo ah. Oo, parang ganun niya. Medyo nagpatuloy siya 30. Oo. After 3 years, nagpatato siya. So yun. So, ang first tattoo ko is ito. Oh, ito. Ito, tsaka ito. So, yes. Since matanda ka na, tawag dyan, alitanda, hindi alibata. Tama ba? Never. Tama ba? Alibata. So, alibata. This is, alitanda. So, ito. Ito. Mabuha. Ang ibig sabihin yan? Kasi ipapatato ako, live free. Oo. Oh. So, kasi, ako sabi ko nga, ilang episodes na. Kailangan gumanyan ka para hindi. Yung chest mo, bulging ah. Oo nga eh. Namumutok. Okay. So, dati kasi. Nagdadalaga po. Nagdadalaga po. Kailangan mo ng baby bra.
Utangin na baby ba? You know. Okay, hindi kasi dati kasi parang hindi naman well, takot ka syempre kasi wala ka bang tattoo. Tapos nung napag-desisyonan ko, parang 33 years old, madami na akong mga napagdaanan, mamatay ka din naman eh. Di ba? Why not experience everything life has to offer? So, na-desisyonan ko, ano ba dapat? So, nung nagpatatuwa kasi, yun nga, pag nagpatatuwa kasi dapat gusto mo, dapat design mo, dapat idea mo, hindi idea ng iba, para tatuwaan kita ng ganito. Or, kaya nga doon, nung the other day, di ba, sabi mo, tatatuan mo ako dito sa deltoid, para na ano ako, sabi mo, okay. Kasi gusto ko kasi pag pinalagay ko, gusto mo. Napag-isipan ko mabuti. Tulad nito, ito simple lang, ito, this means live free, mabuhay ng malaya. Ang ganda. So, in live free, wala kasing alibata ng V tsaka F, so you have to translate it, mabuhay ng malaya. And then, nun nga, parehas kami ng artist, yung kay Cap, anong nangyari? Nag-iisip kami ng motive. Sabi niya, samurai, ganito, ganyan. Parang, I want something na that will last na hindi ko pagsisisihan. Kasi nga, buong likod yung binabala ko. No? Kasi sabi, ito na nga. So, ito yung tat ko. Oh, meron ka pa sa gilid, ha? Hindi pa siya tapos. Hindi yung point mo, pakita mo, pare. Tawag mo, Brad. Grabe yung pagkaka. Yan. Okay na yan. Okay. Ano daw yan? Ano daw yan? Talaga mamaya. So, this is lapu-lapu inspired tattoo. So, Pinoy pa rin. Ayoko kasi papatattoo ka. Pinoy ka, tapos papatattoo ka ng... No offense meant to sa mga nagpapatattoo na may Japanese characters. And kasi... sorry. Hindi, kasi kanya-kanyang ano yan eh. Ako kasi, kaya ako pinatattoo na, limawa, kung pwede nga ako magpatattoo na ako sa Rizal or... Andres Bonifacio, why not? Yung pinaka-astig, yung pinaka-maangas yung porma, sila lapu-lapu talaga yung papatattoo mo. Tama. Then, na-inspired lang siya nun, Dota. Parang evil, lapu-lapu yung lumabas. So, doon na pumasok yung idea ng artist. Ngayon, that's it. Ganda. Ayos. Anyway, wala akong mic. Anyways. Ayun yan, anyways, So, bigyan natin ng konting history. Nagsimula ang tattoo, siyempre, nung mga BC pa, mga BC-BC, before Christ, aha. History, ah. Yun niya, nagsimula yung tattoo na yan. Simula natin yung 1760 to 1771, like taboo. Magdadamit mga Polynesian kasi. By the way, yun nga, hindi kasi tinatanggap yung may mga... Parang sa pag may tattoo ka, iba yung tingin sa'yo. Ngayon kasi mas maganda ngayon. More of an art. Art. Well, yeah, art. Art na siya. Pero kasi madaya pa rin discriminate sa may mga tattoos. Hindi po lahat ng may tattoo addict. Hindi po lahat ng may tattoo galing sa preso. Mas marami po yung mga addict na walang tattoo. No offense sa preso, ha? Pero, siyempre, pag nakapunta kayo doon, makikita nyo. Oh, di pa nakapunta na, pero yung mga lumalabas. Bibala ka. Bibala ka. Hindi, nata-typecast lang siguro. Yun nga. Huwag kayo ganun. Di, feeling ko, hanggang ngayon naman, kapag yung marami tattoo, nakakatakot. Pero, hindi naman. Di. Okay. Mukha ba nakakatakot dyan? Ah. Oh. Asya? Di ba? Hindi naman. Oh, di ba? Ako, takot ako eh. Papa. So yun nga, balikan natin, no, konting ano lang, pahapyaw lang, yun, nagsimula nga sila yung mga pintado sa atin. Binasa ko na kanina yan. So yun nga, nagsimula yan sa mga pintado sa Kalinga Apayaw, yung mga, ano? Ha, yung mga katutubo natin. Yan. Alam mo kung bakit may tato? Yan yung mga nadadali nila. Pag nadali nila, tira. Dali, tira. Oo. Lahat yan, pag napugutan nila ng ulo, papatato sila. Kung ilan yung headcount na nangyayari nila, yung pinapatato yung nila. Yung mga Kalinga yun, yung actors. Pero additional info, dati,
kung na ano yung sa civic at kultura ba yun? Wow. Pare, hindi ko alam yan. Pare, ang una tawag sa Pilipinas nung dumaong dito sila Magellan, ang tawag nila sa Pilipinas is La Isla Los Pintados. Yeah, nung dumating sila dito, yun yung tawag nila. Kasi sasabihin ko na sana kanina, unahan mo lang ako eh. Yeah. Nangangailangan kami ng bagong host. Hindi nagre-review. Hindi nagre-review. Ang ina, makalis na nga rito. Okay, game. Ano na? Dito lang. Eh, tatawagan ko lang yung kumpare ko. Oh, tawagan. Speaking of tatawagan, tawagan na natin yung kumpare natin. Magtatrabaho si Joms. Yes. Ayan na. So, yung email natin, galing sa Facebook post natin last week. Ano nga yung email natin? Hala. Joms. Anong itatanong natin kay HR guy? Ano daw? Yan, sinasabi ko sa iyo, sabi ko sa iyo. Oo nga. Kasi sinend mo nga yun. Alin doon? Labo. Tanungin na lang natin si HR guy kasi nakalimutan okay nyo pareho. Alam ni Joms yan. Nadya na ba? HR guy? Sumagot na? Yun. HR guy. Hey. HR guy, what's up? Hey, what's up? What's up? What's up, man? Kumusta? Ayos na, mga tol. So, ano nagkakatuwa kayo dyan sa pagtatato, ah? Yun, oh. So, kumusta? Anong gagawin natin dito sa... Sorry? Okay. So, let's go to the email. Yeah, sa email. Yeah, actually the one I sent you came from our Facebook page regarding loans. Yes sir, yes sir. So if I remember it correctly, the email was all about a guy asking kung pwedeng hindi bayaran ng buo yung loan, no, pag nagresign. Pag nagresign. That's right, that's right. Right. Actually, nasa bylaws yan ng Social Security System, no? Tsaka nasa Social Security Act na pagka nag-loan ka sa government, specifically SSS, even pag-ibig, pagka na-separate ka sa company mo, talagang ibabawas ng buo yun. Ang reason nun is salary loan kasi yan eh. So, nung pinaloan yan sa'yo, merong guarantee yung government agency na makakabayad ka. Kasi may trabaho ka, may salary ka. Na may pinagkukunan ka kaya ng fixed income. Kaya yung pagbayad niyan, talagang true salary deduction. Ngayon, pag na-separate ka, wala na yung guarantee na yun. Yep. And that's why they have to deduct the whatever balance is left, no, from your final pay. Yeah. Pero yung pinagkakaguluhan sa FB page natin, kasi dami na gano, bakit daw... Pwede ka, kaya ko naman bayaran yan eh. Ang nangyayari, at ano ba tong letter of undertaking na to na kailangan nilang i-secure? Right. Okay. They understand naman ano, na meron, pwedeng bayaran yun, lalo na kung may bago kang work. That's why may paraan yan. No? Ang paraan dyan is that when you get a new, pag may bago ka na trabaho, no, you get separated from your old company, you get a new job, you ask your new employer. Tell your employer, you have an existing loan with SSS or Pag-ibig, and that you want to continue the loan through salary deduction still. But of course, doon na doon sa salary mo sa bagong mong company. Uh-huh. Now what your company will do is that they will execute what we call a letter of undertaking. Sorry. So na basically, sinasabi nun, dito na sa amin nagtatrabaho yan, pwede na niyang ituloy yung pagbabayad ng installment sa loan niya sa inyo. Yung guarantee niyan, may trabaho na siya sa amin. Oh, so talagang ano, talagang the... Hello?
So talagang walang walang choice si employee hanggat wala yung letter of undertaking from the new employer. Kung mawawalan siya ng trabaho, technically, he doesn't have any right to demand na siya na lang yung magbabayad on his own, right? Oo, basically, ganun na talaga ang mangyari. Hindi talaga siya papayagan. And okay. Speaking about the right, isa yan sa mga obligasyon, actually. No? More than a right, it's an obligation for you to pay. So you cannot demand the terms of the payment. Kasi when they loaned the amount to you, you basically agreed to their conditions. Kasi yun lang yung nagiging dispute. But anyway, maraming salamat at nalinawan kasi ang daming naghahanap nitong sagot dito sa tanong na to from our FB page. Again, maraming salamat HR guy. Next week, babalikan ka namin na mas mahirap na tanong. Thanks HR guy. For next week, ingat. Thank you. Okay. All right. Again, eto na to wrap up. Raffle, Hiller shirt. Raffle tayo. Mabilisan lang. Mananalo ng isang Hiller shirt ay si Rose Renolla. Rose Renolla, nanalo ka ng Hiller shirt. Kung nanunood ka ngayon, kung nada-download mo to, nanalo ka. All you have to do is just to send us your details at callcentershowph@gmail.com. Or at our Twitter account. O kahit saan, basta ma-reach mo kami. The Call Center Show. Okay. Ayun. Ito na. I guess. Ito na. It's Kung saan sa Hiller Shirts, punta kayo lang kayo sa Facebook fan page niya. Hiller. Ay, www.facebook.com/HillerDesigns. Okay. So, maraming salamat po. New Media Factory. We're here at Beyond the Box. One Rockwell in Makati. Next week, abangan nyo kami. Mas exciting pa next week. Sino ba next week natin? Banda. This band is extra special because the vocalist of this band is a Pinoy Idol. Certified, the first ever Pinoy Idol. So, Mario, you would like to thank our guests. Our guests, oh. Poging Doy Suason. Mr. Doy Suason, may pa-plug ka ba? Mabilisan lang. Patato kayo sa 55 Tinta, ayos doon. Tsaka Greenery. Paano kanila marireach? Facebook, Doy Suason. Tsaka sa Instagram, Doy Tintador. Number ko, 0916-534-1871. Yun. Thank you. Maraming salamat, Doy. Thanks, Doy. Chris. Chris. Thank you. Nasa mawawawi na ako na. Hi, Laya. But thank you sa... Siyempre, sa Brad. Pare, I would like to greet nga pala before we end. Abby, happy birthday. You know. Tanya, belated happy birthday. Okay. Happy birthday. Sa lahat ng birthday. Next week, Father's Day. Araw ng mga ama nyo. Okay. So, maraming salamat po. Maraming salamat po. Pag-tune in. This is episode 12. Tawad po, ama. The Call Center Show. JM. Eric. Joms. Have a nice day. Have a nice weekend.